Kumusta po OTG friends and welcome back to our channel. I-share ko naman po sa inyo yung mga fees na kailangan nyong paghandaan kung sakasakaling kayo ay kukuha ng skills assessment. Pathway 1 po muna tayo. Makoconsider nyo po na kayo ay under ng P1 kung hindi nyo po na-meet yung mga required na Australian qualification para sa nominated occupation. Karamihan po sa atin na mag-a-apply ng skill assessment yung mga nasa labas ng Australia, ito po ang tatargetin natin. Tumaas na nga po yung mga fees ngayon, napansin ko sa isang video, i-share ko sa inyo yung comparison ng fees na binayaran namin noon saka yung current na mga rates ngayon. Yung P1, Documentary Evidence Assessment po, ay 1,120. Ito po yung mga magsasubmit kayo ng mga documents ninyo para ma-assess nila. Evidence Assessment Review, kung magpapareview po kayo, 700 naman. Kung kinakailangan naman pong i-re-assessment ang mga documents ninyo, 450. Technical interview po, ito yung face-to-face kayo ng assessor. Dala ninyo yung mga documents ninyo para kanilang makita yung original. 2,000 naman po yan. Dito po i-compare yung original saka yung sinubmit ninyo. Kung gusto nyo naman pong mag-review muna bago yung technical interview, 700. At kung sakasakali naman po na i-re-assessment yung inyong technical interview, magbabayad kayo ng 1,000. Susunod naman po, yung practical assessment. Ito po yung stage kung saan yung assessing body ay magse-set ng isang date at saka venue kung saan gagawin yung inyong practical assessment. 2,200. Kung gusto nyo naman pong mag-review muna bago yung assessment na yan, 700. At kung sakasakali po na i-re-assessment, uulit kayo, 1,100 naman po. Sikapin po ninyo na yung mga naka-highlight lang ang inyong gawin para hindi na lumaking masyado yung inyong gastos. Saka nga po pala, lahat ng fees na yan ay AUD. Sana po ay nakatulong. Good luck on your journey, Kita Kids, and God bless. Thank you.